Hi guys, magandang araw. May bago na naman ako ituturo sa inyo. So may tanggap tayo ngayon guys, isang Huawei P20 Lite. So papakita ko lang sa inyo guys kung paano palitan ito ng LCD. So sa mga baguhan lang guys, sa mga bago nag-aaral guys kung paano magpalit. Kahit sino guys pwede magpalit nito. So kung meron kayong hot air o blower sa bahay nyo, pwede nyong gayahin kung paano magpalit ng LCD. Sa mga Android kasi guys, kadalasan mga Android guys, mga built-in yung mga battery. So sa mga P20, P30, ang likod ang unang tinatanggal pag nagpalit kayo ng LCD. So panoorin nyo na lang guys kung paano siya papalitan para may idea kayo kung paano palitan ng LCD. So kung meron kayong guys, yung pinagtanggalan ng tempered glass, yun ang ginagamit ko dito guys sa pang bakbak. So nilagyan ko ng kaunting alcohol para madula siya, madali siyang maipasok sa gilid. So hindi kakapit yung pandikit nito na base. May pandikit kasi ito guys na malapot. So nilalagyan ko ng kaunting alcohol yung plastic na ginagamit ko dito sa pang tanggal ng dikit para hindi siya kakapit. Pag medyo madulas kasi guys, yun, basahin mo ng konti, hindi siya kakapit. So dire-diretso yung pasok ng plastic natin. So matatanggal yung pandikit nito. So ganun yung strategy dito guys. Kasi pag binigla mo to guys, may tendensyang mababasag yung likod. So yung likod kasi nito guys, glass. Ang lang dito guys, ingat lang kayo sa flakes. Kasi yung flakes ng niya, fingerprint, medyo bandang gilid. So pag pinasok mo yung plastic, huwag mo masyadong habaan, konti lang para hindi matatamaan yung flakes. Ayun guys, sa gilid lang yung flakes niya. So unang tatanggalin natin dito guys yung battery para iwas ng ground. Kasi yung pagka nagkadikit-dikit kasi yan guys, pwede may tendency magkakaroon ng ground. So unang i-disable natin dito guys yung battery. Battery, ito guys, battery, tapos yung flakes. Tapos ito yung isang flex na nakakonect sa LCD. Ito yung flex ng LCD, yun ang unang tatanggalin natin. So ingatan nyo lang yung mga takip-takip na matandaan nyo kung paano nyo kinuha. Para pagbalik nyo guys, madali lang din siya mabalik. So yung mga tornilyo nito guys, kagandahan nitong Android. Ang tornilyo kasi nito guys, halos magkapareho lang siya guys. Kasi pareho lang sukat, kaya hindi kayo mahirapan paano ibalik yung mga tornilyo. Hindi katulad sa mga iPhone guys, iba-iba ang sukat. So mahirap ibalik kung hindi mo matandaan. Mahirapan ka na kung paano siya ibalik. So ito kasi guys, isa lang ang sukat, kaya mas madali siya palitan. So kung sino sa inyo guys, yung mga bago guys na gusto nyong magpalit ng LCD, bumili na lang kayo ng mga LCD sa mga supplier. Merong nabibili sa supplier para hindi kayo mabigatan. Kasi kung papagawa nyo, medyo may kamahalan din naman, may patong pa yung mga technician. Pero kung kayo din ang gagawa, mas madali lang. Gayahin nyo lang yung paano binaklas yung yung mga takip. Tsaka yung pagtanggal ng LCD guys, hindi lang naman kung may blower kayo sa buhok, pwede nyo magamit yun guys. Hindi lang naman kasi hot air lang ginagamit. Kung wala kayong hot air, meron kayong blower sa buhok, kahit yun lang guys, madali lang siya palitan. So meron kang pangsungkit dapat sa gilid guys. Ito yung ginagamit ko, yung malapad na pangsungkit. Yan yung ginagamit ko guys paano pang tanggal. So mas madali siya iangat compare mo sa sa cutter. Kasi guys, medyo yung cutter medyo manipis yung bumabalok dot, minsan napuputol pa. So yung pinakagilid nito guys. Tapos pag nagtanggal kayo ng LCD guys, tingnan yung pinakagilid, kailan malinis, maigi. Kasi karamihan dito guys na nagpapalit ng LCD, marami akong experience na mga pinapalitan ko ng LCD. Pagbukas ko guys, yung mga galing na sa ibang manggagawa. So pagbukas ko guys, andun pa yung mga dumi-dumi, andun pa yung mga lumang dikit. Kailangan guys, tatanggalin nyo yung mga dikit sa gilid na luma. Kasi pinaka-importante po yun. Pag hindi nyo tinanggal yun, may tendensyang mababasag yung LCD kasi hindi pantay yung pagkalapat. Kailangan kasi guys dito, kahit kaunti lang yung natira, tanggalin talaga. Hindi pwedeng hindi nyo tanggalin kasi once na hindi nyo tinanggal at biglang natuyo na yon, pag dumikit yung LCD at kumapit na siya, maipit lang ng konti guys, automatic crack yung LCD. So
sayang yung ginastos natin pag ganun. So, ayun guys, tatry natin yung LCD kung gagana siya para malaman natin. Tapos nito guys, i-test natin. Tapos ito, ibabalik na natin. Lalagyan na natin ng pandikit para bumalik na sa normal. So okay naman siya guys. So, okay yung function niya. Okay naman gumagana lahat. So, ganun lang siya. Kadali siya guys. So, mamaya, lalagyan na natin na ito guys. Lalagyan na natin ng pandikit. Para ibalik na natin sa dati. Itong pandikit guys, importante talaga to. Hindi, ang pinakamaganda talaga guys sa akin guys ha. Lahat ng mga nilalagay ko na pandikit. Ang tawag dito guys is B7000. Pinakamaganda dito guys, yung black. Huwag kayo gumamit ng puti. Kasi ang puti, kasi guys, may tendency lumalabas yung sinag ng ilaw sa LCD. Lumalabas siya. Di katulad ng itim, talaga malinaw na natatakpan yung mga gilid-gilid, so hindi lalabas yung awang, yung mga awang-awang. Tsaka mas makapit to guys kaya kumpara mo sa puti. So ito yung ginagawa natin guys para maayos talaga ang gawa. So yung pinaka-importante na pagkalagay, kailangan pantay yung pagkalagay niya. So pag nilagay mo kasi to guys, kailangan wala na yung mga dumi-dumi para pantay yung lapat ng LCD. Yun ang pinaka-importante dito. So, yan o. Pantay talaga siya, guys. So, ibabalik na natin ngayon. Kung para at least na-try na natin. So, asimbolin na natin para maibalik na natin sa may-ari. So, ang ano ko lang, guys. Ang payo ko lang sa inyo. Kung magpapalit kayo ng LCD. Bago nyo ikabit yung LCD. Bago nyo i-fix. Bago lagyan ng mga pandikit. Kailangan i-try muna lahat kung okay lahat. Kasi minsan yung LCD walang warranty. Once na nadikita na siya, nagkaroon na ng mga pandikit. So, hindi na tinatanggap ng supplier yung LCD. Kaya hanggat maari, kung bago ikabit, kailangan na-try nyo muna para sigurado. Kasi minsan, doon tayo talo pag nagpapalit tayo ng LCD. Tapos, di pa natin na i-try, nilagyan na natin ng pandikit. So, pag gano'n na scenario guys, sayang yung pera. Eh, minsan kasi, hindi talaga maiwasan na merong defect na LCD. Kaya ako, ginagawa ko, bago ko dikitan, talagang 100% na na-try ko muna. Pero pag hindi talaga, alam kong hindi maayos yung function, pinapalitan ko ng bago para sigurado. So, yung dito guys, sa likod, nilagyan ko rin ng pandikit para pag tinatalsikan siya ng tubig, hindi siya mapapasok ng tubig. So, ito na guys, binabalik na natin guys. Okay na siya guys. Ayos na oh.